What's up mga idol? Mabigat ang plano ng Hinebra para kay Jeric Balanza. Ang tanong, tungkol saan naman kaya ang planong ito? Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panunod mo, huwag mo sanang kalimutan mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat, idol! Isa si Jeric Balanza sa napagkaita ng pagkakataon para may pakita ang galing niya. Sa nagdaang PBA bubble, hindi kasi siya masyadong pinaglaro ni Coach Tim at sobrang liit lang ang playing time na binigay sa kanya. Kaya naman marami ang nagalit kay Coach Tim dahil parang sinasayang lang daw niya ang mga talent ng mga rookies niya. Pati nga si Ken Salado ay hindi rin nabigyan ng minuto, kaya hindi natin masisisi ang ilan sa mga Hinebra fans na nagkaroon ng sama ng loob kay Coach Tim. Pero hindi natin alam, baka may mabigat na dahilan si Coach Tim kung bakit hindi niya masyadong pinaglaro ang mga rookies niya. Pwedeng matitigas sa mga ulo ng mga rookies na ito, o kaya naman ay hindi nila binibigay ang best nila tuwing practice. Kaya hindi natin alam kung ano talaga ang dahilan ni Coach Tim. Samantala, may mabigat na plano naman ang Hinebra para kay Balanza. Ayon kasi sa isang source, hindi daw siya ite-trade ng Hinebra sa ngayon. Dahil sa darating na season, unti-unti na daw siyang bibigyan ng minuto ni Coach Tim para mailabas nito ang talent at galing niya. Pero paalala ko lang na posible pa rin na magbago ito. Yan lang daw muna kasi ang inisyal na plano ng Hinebra. Alam naman kasi nating lahat na maraming magagaling na player ang magpapadrop ngayong 2021, kaya pwede pa rin na mapasali si Balanza sa mga trade na gagawin ng Hinebra. Pero sabi ko nga, sobrang makikinabang si Balanza kahit anuman ang mangyari. Alam nyo ba kung bakit? Kung sakaling hindi kasi siya matitrade, mabibigyan na siya ng playing time ni Coach Tim para patunayan ang sarili niya na deserving din siya mabigyan ng playing time. Ito na ang chance niya na may pakita sa lahat kung ano ang pinaghirapan at pinagpaguran niya. Para naman sa kaalaman ng lahat, isang taon lang ang kontratang pinapirma kay Balanza, kaya ngayon taon ay magtatapos na ang kontrata niya sa Hinebra. Hanggang ngayon ay wala pa rin balita tungkol sa pagbibigay sa kanya ng contract extension. Kaya naman kung totoo na bibigyan siya ng pagkakataon ni Coach Tim next season, mas maganda kung ngayon pa lang ay mag-insayo na talaga siya at huwag dapat niyang sayangin ang pagkakataon na ibibigay sa kanya. Naniniwala naman ako na maibubuga naman ang player na ito. Mabigyan lang to ng medyo mahabang playing time, siguradong babalik ang kumpiyansa niya sa sarili. Sa kabilang banda naman, kung sakaling ititrade na siya ng Hinebra, magandang balita pa rin ito para sa kanya. Dahil sa wakas, magkakaroon na siya ng mahabang playing time. Sana lang, mapunta siya sa team na hindi gaanong mabigat ang lineup. Dahil kung sakaling mapunta siya sa team na puro malalakas ang player, medyo delikado na naman ang playing time na pinapangarap niya. Pero kung sakaling nga na mananatili siya sa Hinebra, sana ay mabigyan na talaga siya ng playing time. Sana din ay hindi lang si Balanza mabigyan ng playing time, kundi pati na rin si Ken Salado para mas lalo pa silang mag-improve at mas gumaling. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin, idol, dapat bang manatili si Jeric Balanza sa Barangay Hinebra o dapat ay trade na lang siya para makakuha ng ibang player bilang kapalit niya? I-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito. So dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa pagsuporta at panonood mga idol. Ingat at bye-bye!